today's video, bibigyan ko kayo ng mga tips or yung mga dapat yung gawin bago kayo mag-apply ng trabaho dito sa Amerika. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So today, walang gana. Wala na namang gana. Magmumaw lang ako. Gaya nung ginawa ko last time sa video, boring ang buhay ko. Ganun talaga guys, buhay Amerika. Wala naman tayong hardinero dito. Wala tayong mga yaya, ganyan. No feeling, ganun naman. Liligpit ko lang tong mga host. Magmumaw nga ako. Liligpit ko lang dito kasi bukas naman ang schedule namin. Hindi namin schedule na sprinkler kaya magmumaw na lang ako. Tingnan nyo naman, ang haba na guys. Ang haba na kaya. Ligpitin natin. Kaya hindi pa lang simula hinihinga. Bigla ko lang na-realize, ito rin basot ko last time. Sorry naman, wala na akong pambili ng damit, bigyan nyo nga ako. Wow, makakapagod mag-mow guys. Kale. Medyo madali lang siya kasi nga, meron namang lawnmower. Pero, ang hassle lang kasi kunyari, pag malaki yung imo-mow nyo, malaki yung property. Wow, ang hirap pag-mow kasi maubos yung oras. Guys, tapos na. Pupulitin ko yung kalat. Ganyan yung itsura niya kapag ano, bagong mow yung parang ginupitan lang ng buhok. Ganyan, tara mag-Q&A na tayo. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, bibigyan ko kayo ng mga tips or yung mga dapat nyong gawin bago kayo mag-apply ng trabaho dito sa Amerika. At bago ang lahat, kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time nag-upload ako. So nag-upload ako every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time, at sinasagot natin yung mga comments nyo sa previous video. Kaya kung meron ka mga tanong, anything under the sun, comment down below at sasugutin natin yan sa next video. Pero bago pala ang lahat, again, bibigyan ko muna kayo ng tips yung mga dapat nyong gawin bago kayo mag-apply ng work, lalo dito sa Amerika. Actually, applicable din siya sa Pilipinas. Ito, sa based on my experience to, kung meron kayong mga input, comment down below para matulungan natin yung mga kababayan natin na naghahanap ng work. Tip number one is update your resume, syempre. Meron akong experience before sa Pinas kasi nung nag-interview ako sa Pilipinas dati, meron kami experience na parang yung resume niya hindi well prepared. So, watch out sa mga grammar Nazi. Watch out yung mga grammatical errors, tapos yung mga punctuation marks, ganyan. So, tapos yung mga date. Itong dates, ano lang yun, parang maliit na bagay lang yun. Pero, again yung mga punctuation marks, ganyan. Tapos yung indentation. Kailangan pantay-pantay sa, it matters. Lalo sa nag-i-interview, mahirap kasi basahin minsan kung magulo yung resume mo. Huwag naman yung nobela yung nakasulat doon kung kaya yung bulleted form, lalo doon sa our experience, di ba? Hindi naman kailangan lahat ng ginagawa nyo isulat nyo doon. Lagay mo lang yung para siguro high level or yung high level nung kung anong ginagawa nyo. Tapos again, sa resume, kailangan max na yung 2 pages. Parang ang dami na nga ng 2 pages. Pero sa akin, normally 2 pages din yung sinasubmit ko. Pero depende pala sa work. So minsan, kung kaya naman ng 1 page lang, okay na yung 1 page. Kasi doon naman na sa interview, dapat kayo mag-sign para meron kayo mas-sign. Hindi sinulat mo na lahat ng dami mo sa resume. Don't submit anything more than 2 pages. Kasi diretso yan sa basura. Joke lang. Di naman. Pero guys, it's a no-no. Make sure max na yung 2 kung kaya nyo 1 page.
G. Next tip, so dito kapag mag-a-apply ka ng work, make sure damihan mo na. Ako, ginawa ko based on my experience talaga ha. At least sa akin nasa banking and finance industry. Actually, ginawa ko nga nun eh, parang 5 to 10 job applications a day until makahanap ako ng work. Ito, pero biro, palagi itong sinishare kasi baka hindi nyo napapanood yung mga previous videos ko guys. Pero sana panoorin nyo para hindi tayo palutili ulit-ulit. Joke lang. 5 to 10 job applications yung nag-submit ako until makahanap ako ng job offer. So yun, umabot yata ako ng 100 pera biro. Tapos sa 100 na yun, siguro mga more than half hindi naman ako sinagot or kung ang hirap talaga ng hindi sinasagot. Iba na. Pag sinagot ka naman yung iba, minsan unfortunately, or ganyan, we regret to inform you that we already parang selected another candidate. Yun nga, minsan sagutin ka pero hindi ka naman tanggap. So yun, yung iba naman kapag na-intawagan ka for interview, edi ansaya, di ba? Sa experience ko, parang let's say more than, less than 20 lang yung talagang napuntahan kong interview. Parang 10 nga lang eh. Tapos out of 10 na yun, 4 lang yung nag-job offer sa akin. So sa 4 na yun, dun ako pumili kung ano ba yung pinaka-bet ko talaga. Parang dun ako nag-weigh ng pros and cons. Third tip is research about the company at yung qualification. Bakit? Kasi ito talaga sa experience ko, minsan tinatanong nila, what do you know? Parang ano, what do you know about the company? Ganyan. Alamin mo rin yung qualification, hindi yung apply ka nang apply. Hindi mo naman alam yung ina-applyan mo. Alam mo yung title, pero hindi mo alam yung work. Basahin mo yung pinaka-job description. Kung feeling mo ikaw yun, din applyan mo. Kung feeling mo medyo supply ng konti, pero feeling mo kaya mo, apply mo pa rin. Kasi diba, minsan yung qualification naman, ikaw yun eh, pero yung job description medyo malabot. Kaya nga may interview kasi doon i-explain din sa'yo kung ano yung work na gagawin. Ganyan. Guys, again, hindi nag-work all the time yung fake it till you make it, guys. Kasi ikaw yung mahihirapan. Pinairal mo yung ganun na, okay, ang laki nga na sweldo, pero hindi mo naman talaga kaya yung work. Wala sa experience mo or talagang totally clueless ka. Ikaw din yung mahihirapan. So yun, basahin mo yung qualification na ina-applyan mo. So yun. Tip number 4. Always put your best foot forward. Kailangan, yun nga, prepared ka pag pumunta ka doon kasi make or break decision yun guys. Eh, hindi naman yung parang nandun ka sa interview tapos di ka pala prepared. Eh di ang laki ng chance na di ka makuha. So sinayang mo lang din yung time mo. Sa pag-apply, sinayang mo rin yung time na nag-interview sa'yo. Pinaka tip number 4 is self-explanatory. Alam mo na yan. Kailangan prepared ka. And always, parang yun nga diba sa sales, kailangan ibibenta mo yung sarili mo ganyan para makuha ka. Na, hindi naman sinabi magyabang ka diba, pero kailangan prepared ka. Kailangan alam mo yung mga pinagsulat mo sa resume. So yun. Fifth and last tip, don't be scared to negotiate. Let's say nakuha ka na sa work, diba? Makipag-negotiate ka kasi minsan yung binibigay nilang sweldo, yung parang pinakamababa doon sa, let's say may range yun, diba? Kanyari, $40 per hour. Try mong mag-increase pa. Sabihin mo kung bakit, kasi sabihin mo, kanyari malayo nga, sabihin mo magko-commute ka or yung gas mo, ganyan. With your credentials and your experience, deserve mo yung higher salary. Ganyan, alam nyo na paano gawin yun, pero ako ginawa ko yun eh. Minsan hindi siya nag-work, pero minsan nag-work siya. So, wala na, there's no harm in trying, diba? Kakuha ka pa na mas malaking sweldo. So, yun yung 5 tips. Ngayon, mag-Q&A na tayo, guys. Punta tayo dun sa mga pinagko-comment nyo. Mabilis lang to kasi mapapagod yung editor ko. Ayun, hello Zyrel, ang aking editor. So, yun, sa mga hindi nakakalam, guys, meron nag-edit for me. Bibilisan ko lang. Magka-lock 9 mode tayo. Ayan. Surrender 99. Hello! Hello! Ian Adupe, Arbor ng Cap. Ito ba? O yung isa, yung USA. Arbor talaga. Trade tayo, trade. Wow. Eugene Doyanan. Magkano naman po yung bigay ng babysitter at house sitter dyan? By the way, new subscriber here. Uy, welcome to me, Eugene Doyanan. Curious din ako, magkano nga ba ang sweldo ng babysitter dito at house sitter? Let's see. So, ayun. As per Glassdoor, ang sweldo ng nanny or yun ng babysitter, guys, ay 25,000 to 47,000 a year. So, yun. Compute nyo lang. 25,000 to 47,000 yung range a year. Dollars yun, guys, ha. 25,000 to 47,000 dollars. GGI, GGG. Ganda pangalan sa ano, Google. Hi sir, tanong lang. Pwede po kayo makahanap ng trabaho dyan kahit mechanical engineering lang natapos ko. Grabe makala sa mechanical engineering. Pang matalino nga yun eh. Without license and experience. Sana po masagot. You mean, so hindi ka pa nag-board exam and wala ka pa experience. So, fresh grad? Ito na lang tip ko. Ano ba? Nanghihingi ka ba ng tip? Kung makakahanap ka ng work. I mean, ako honestly, kung if I were you, magkuha ka muna na experience dyan sa Pinas. Kahit nga 1 year lang eh. 1 year or 2 years experience. Para naman, pag pumunta ka dito, di ba? Para pag pupunta ka sa gera, meron kang bala, bro. Hindi yung tatakbo ka lang doon nakaano, di ba? Pumunta ako dito sa Amerika, naglakas loob ako mag-a-apply dyan. Awa nun dyan, natanggap naman ako. Siyempre, mga pinag-applyan ko naman is related doon sa experience ko sa Pilipinas. So, hindi na nila ako hininga ng mga kung ano-anong
checheboreche dyan. So, nung siguro nag-verify na sila, nag-background check na sila sa akin, nakita naman nila na legit yung work ko. Kuha ka muna ng ano, 1 year, mabilis lang yun, 1 year to 2 years experience, then apply ka dito, makuha ka, lalo ikaw engineer ka pa. So, yun. Nars Pao, hi Sir Vince, hello! Ask ko lang sa car. Sabi kasi sa IAS, hindi daw ma-approve kapag nag-loan ka for a car and yung co-payer mo na relative is hindi kayo same state. Dapat daw same state kayo para ma-approve. Totoo po ba, sir? Uy, alam mo, meron din nagsabi sa akin niya na friend dito. Kasi yung relative yata niya nasa ibang state. Gaya nga nito. Tapos, siya nandito sa Illinois, hindi siya pinayagan. So, kailangan yung co-maker mo or co-borrower mo. Same state kayo. I think tama yun. Siyempre, kung ikaw mapapautang ka, batas nasa ibang state yung co-borrower. Eh, paano kung dumating yung point na maging default yung ano, yung borrower, di ba? Meaning, I mean, in layman's term, what if wala siyang pambayad? Paano mo kakabulin yun, di ba? Nasa malayong lugar. So, yun yata yung risk nun. Kaya siguro hindi nila pinapayagan. John Paul Manabat, happy, 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 happy 15K subs, Kuya Beans. Love you too. John Paul Manabat, naks. 15K na nga pala tayo, guys. No, grabe. Meron tayong 15K! May natutulog, guys. Bawal mo magsisigaw. Pero, hindi ko napansin. Oo nga pala, 15K na tayo. Buwang. Joke lang, hello. So, grabe. Kailangan pala natin mag-celebrate. 15K. Mamimigay tayong 15K! Kapag ano na, nag-100,000 na tayo, guys. Doon talaga, milestone. Pero, grabe. I'm so happy. 15K na tayo. Akalain nyo, nag-start ako 2018 pa. Medyo, slowly but surely. Pero, again, mas sobrang saya ko. Lalo sa mga naniniwala dito sa channel na to. At sa mga viewers, I mean, thank you so much sa panonood at sa pag-aantay at kanya sa support. Joke lang. Ano ba yun? So, thanks, John Paul Manabat, bro. Thanks. Ron Taneo, nice, bro. Keep it up, bro. Thanks, Ron. Rapner De Leon, Boss Beans, turuan mo naman kami kung paano magpagas ng sasakyan dyan. Oo nga, no? Grabe, kahit may ganun akong video dati, pero ilang minute, parang 3-minute video lang yun. Sige, tuturuan ko kayo ng paano magpagas dito, guys, kasi walang mga gas boy dito. Ayan, yun yung next video natin. Wala na ako maisip na i-vlog, ma-share sa inyo. Kung ano-ano pre-share ko, bili akong tubig, pagmomo, ganyan. Pero yun talaga yung Buhay America, guys. So sige, since part ng Buhay America yung pagkagas dito, kasi self-service nga dito, ipapakita ko sa inyo sa next video. Care of Ragnar De Leon, sige. And care of me. So, salamat song in advance, papi. Pa-shoutout na din, senpai. Uy, papi, thank you. Sige, papagas tayo next time. Papakita ko na rin sa'yo magkano. Korea Cross Blended, awesome creation. More to look forward from your creative mind. Blissful moment and always be safe and healthy. Gusto ko talaga yung blissful. Naks mga ano yun. Brands and Jello Valladolid, hello again, Vince. Naalala ko yung video mo nung bumili ka ng lawnmower na battery operated. Diyan pa sa city nyo, meron schedule kung kailan ka lang pwede mag-delete ng grass. Sakali drought may schedule at oras ang pag-delete ng lawn kaya dry ang grass. Keep on uploading those videos, idol. Actually, nabanggit ko kanina nung mamuha ko ng loan, nabanggit ko ba? Oo, yata. Merong schedule dito sa amin yung pagdidilig, yung pag-use ng sprinkler. Pero kapag, ano, if you're using the handheld hose, yun nga, magdilig-dilig kang ganyan dyan, pakit-pakit ka, using yun nga, handheld hose, wala schedule, anytime yun. Ang may schedule sa amin is yung using the sprinkler. So, sa amin, yun nga, base siya sa number ng bahay nyo kapag add or even. Parang plate number lang, diba? Yun nga, may add or even, tas may oras. Sa pag-mumo naman ng loan, anytime you want. Gusto madaling araw. Aliza Liktao, hello po kuya. 4th year student taking BSBA in Financial Management here. Kuya, ask ko lang po kung may mga recruitment agent po ba na kilala nyo. Dream ko po ever since na makapag-abroad. Ano po kailangan para makakuha ng tarba? Tarbaho? Konyo ka, tarbaho po dyan. Thanks what? Pa-shoutout na lang po. New subscriber here. Welcome to me. Welcome to this channel. Welcome to my channel, Aliza Liktao. So yun, nanonood po ako ng mga video nyo para ma-inspire po akong mag-aral lang mabuti. Uy, eto ang sasabihin ko sa'yo, Aliza Liktao. Thank you. Welcome sa channel na to at napadpad ka dito. Tamang-tama yan sa iyong mga pangarap. Kasi ako, until now, talaga ngayon. Ano ba? Kasi sabi ko, pagod na talaga ako, eh, sorry. Nagpa-maintenance ako ng kotse, nag-loan ako ng mo, nag-work ako. Alam mo yun, nagbablog pa ako ngayon para sa inyo. Pagod na pagod, kita nyo naman sa mukha ko, diba? Bumura pa yun. Joke lang. Anyway, Aliza Liktao, ako nangangarap lang din ako. Nangarap ako before at nangangarap pa din ako ngayon. Marami, diba? So, hold on to that dream. Dreams.
para magtapos ka ng pag-aaral, alam ko minsan may times na nakakatamad talaga, 'di ba? Always remember kapag napapagod ka na, gaya nung quote ko dito sa wall ko. When you feel like quitting, think about why you started. So 'yun, always isipin mo yung finish line, ganyan. Mag-aral ka ng mabuti. If you're gonna fail, you're gonna fail. Pero what matters is how you stand up. Wow, ganun kung paano mo i-conquer yung failure na yon. Ang dami kong times na na-interview ako sa Pinas sa mga worka, hindi naman lahat natanggap ako. Marami din yung times na hindi ako natatanggap, ganyan. Ang dami sinire, no? Nag-try ako sa Wawawi dati, hindi ako nakuha. Ang dami kong tinry talaga, guys. Nag-audition ako, ganyan. Pero ngayon, tignan nyo, artista na ako. Isipin mo, ginagawa mo yun not only for yourself but for your family. Kung meron akong recruitment agent na nakakilala ko personally, wala. Pero kapag nandito ka na, pwede kitang i-refer. Kasi nasa ano ko, nasa banking and finance ako, meron akong mga friends na na-refer ko na. So yun, kuha ka lang na experience like mga 1 year, 2 years. Kapag naka-graduate ka na, kung ayaw mo naman ng tulong ko, marami sa Google, i-search mo lang H1B, ganyan, H1B sponsorship. Maraming lalabas dun. Alam ko talaga minsan, mahirap makahanap ng work na nag-sponsor ng working visa. Search mo lang H1B job. So yun, makakahanap ka din, lalo kung maganda na yung credentials mo sa school, experience mo dyan sa Pilipinas, there's no way na hindi ka makuha. So yung mga sinishare ko sa inyo, talagang based on experience, so hindi yung purchi ka lang. Marvin Joseph, nice one bro, Vince, 15,000 subscribers na po kayo. O diba Marvin Joseph, I'm happy for you. Oh, thank you bro, keep it up bro, and keep on inspiring people, praying for more subscribers to your channel, more powers and Godspeed. Yes bro. By the way bro, Vince, tanong ko lang po sana, if okay po ba na kumuha na international driver's permit or license. Sabi po kasi ng tita ko na sobrang busy yung mga cousins ko dyan sa US. Baka di daw po nila masamahan makapamasyal. So, kumuha na lang daw po kami ng IDP para makapag-drive po dyan. Yung isa po sa amin, para di daw po kami mahirapan, especially para po sa akin as PWD. Okay po ba yun, bro Vince? Uy, oo, totoo yun, Marvin Joseph. Sana hindi sumama yung lobo sa mga pinsan mo. Kasi dito, fast-paced talaga yung buhay. I mean, talagang ang hirap ng schedule ng mga tao. Kami nga mga nandito sa Amerika, hirap na hirap kaming kita-kita kasi hindi swak yung schedules. So, regarding international driver's license, kung temporary ka lang naman dito, alam ko yung driver's license mo sa Pilipinas, it will work. Pwede siya 90 days, so 3 months. Maski alam ko hindi ka na mag-apply, yung driver's license mo dyan sa Pinas, pwede gamitin siya dito for 90 days upon entry mo. John Dil Di Mayuga, happy 15,000 subscribers po Kuya Vince. Uy, grabe kayo guys. John Dil Di Mayuga, oo nga talaga, 15,000 na tayo. Part kayo nun, kaya thank you so much. At laki pa tayo ng palaki. That's still a further progress and you made it po. Only time will tell na mag-50 to 100,000 subscribers ka rin po and beyond. Uy, thank you, thank you. Hindi ko na nga inaano eh. Kasi ito pala, by the way guys, ang daming creators, ang daming YouTubers talaga yung nasa-stress kasi sobrang nawawala na sila ng gana kasi hindi nagwa-viral, hindi dumadaming subscribers. I get you. Talagang dumating ako sa point yan before nung medyo bago-bago pa ako. Wow! Nung bago-bago pa ako, sabi ko, parang wala namang nanonood ng vlogs ko. Pero dumating nandito na rin ako sa point na as long as meron talagang naniniwala, merong nanonood, and merong nai-inspire, yung number, ano lang yan, parang giveaway na lang yun kapag talaga si nag-viral, diba? Pero ako talaga, hindi pagiging hypocrite or hypocrite talaga. Kahit konti lang, eto, minsan, nuwa 1,000, minsan nga 500 views lang or less. Okay lang talaga. Kung mag-viral, parang bonus na lang yun for me. Anyway, going back, sabi niya, more subscribers to come in journeys po sa US. Yes, isi-share ko na i-share yung journeys ko dito hanggang kaya ko. Wow! Kaya, kasi pag na ako ngayon, diba? Nautal na nga ako eh. Or, ang hirap ko siya mag-Tagalog, bro. Wow! Left Tabs, Sir Vince, may mga life hacks ba kayo dyan sa buhay nyo sa US? Especially sa everyday struggle sa work and lifestyle. Isn't it mahirap ba, bro, mag-raise ng anak dyan sa US? Lalo na sa immigrant. If ever na magkaanak kami ni wifey, when we arrive there, thanks. O, himay-himayin natin. Don't forget to enjoy sometime. Hindi naman hindi sometimes. Siguro, kung may time. Ganyan. Kasi kung dito, talaga, totoo yung sinasabi ng mga pamilya natin. Kayo, for sure, mga kapamilya nyo sa US, puro trabaho lang, ganyan, trabaho. Tayo mga Pilipino, sobrang advantage natin ito kasi tayo, lalo sa mga immigrant nga, di ba, lakot tayo sa Pilipinas. Alam natin yung struggles
mag-save kayo na mag-save kasi guys, dito, ang mahal din ang bilihin dito. Marami ng ways to earn. Kunyari ganyan, deliver ka ng food. Ganyan ginagawa ko. Panoorin yung mga previous vlogs ko. Guys, raketero ko. Ang dami kong raket. Pero tinigil ko na kasi papagod na talaga ako. Like physically talaga, mentally. Learn how to manage your time. You will learn how to juggle your schedule with your wife. So yun, ang dami ko nang pinagsabi. Grabe, sobrang tagal nung vlog. Kasi ang tagal ko lang vlog guys, 2 weeks. That's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video, thank you. Kung meron kang mga tanong, anything under the sun, Boy America or yun nga, kahit ano, comment down below. Follow me on my social media accounts. Ayan, Facebook, lalong-lalo na sa TikTok at Instagram guys. I always upload like everyday. Parang di ko mabilang. Ang dami kong ina-upload na reels. Kasi ito na nga, di ko ayata na-share before or na-share ko na. Kasama ako sa pilot team nung ano. Wow, pilot team. Kapalipad kami Lepra and Lano. Di joke. Kasama ako sa pilot team ng creators ng Instagram reels. So yun yung darasa nun. Bakit upload ako ng upload ng reels sa Instagram. Check out my Instagram reels. Follow nyo na rin ako. Pwede tayo magkwentuhan. Marami ako ng mga nakakwentuhan sa Instagrams ng mga subscribers ko dito. Kung meron kayo mga katanungan. So yun, guys, I will see you on my next vlog. Bye.